Hi guys, so mag-unboxing tayo ng pinadmira ng kapon. Pero before that, kwento ko muna sa inyo yung nangyari kahapon. Oh my god, punta kami ng isang malaking mall. Doon namin pinili pumunta kasi nga ina-expect namin makakapili kami ng maraming klaseng oven. Yes, kasi ako may oven naman ako pero super liit. Ang liit lang talaga niya. So, naghahanap kami ng mas malaki. Yun nga lang. Sorry, natatawa ako sa anak ko. Nanonood ng cartoons. Yun nga lang. Pagdating namin doon, dadalawa na lang yung oven. Dalawa na lang yung pwede namin pagpilian. So, wala akong choice. Pinili ko yung mas malaki kesa doon sa mas maliit. Well, siguro yun talaga. Para sa akin talaga to. Ganun kasi. Dahil may nagpa-reserve daw ng oven na to, hindi binalikan, sakto, the day before akong pumunta, tsaka lang nila nag-display yung item. Then, dumating naman ako. So, para sa akin talaga tong oven na to. And now, mag-unboxing tayo. Yes, medyo nag-earphone ako kasi naririnig yung background eh. Yes. Let's go! So, eto na. Eto yung nabili naming oven sa SM. Yes, it's white Westinghouse and it's 45 liters with rotisserie function. Ano ba? Ayan, rotisserie function and convection oven na rin siya. Ano ba? So, 1,800 watts of power. 4 heating settings, may off, may upper and lower. Rotisserie and convection function na rin siya. Thermostat to regular temperature up to 250 degrees Celsius. 4 stainless steel heating elements, 60 minute timer, auto shut off and ready bell. Inner lamp in cavity, yung accessories niya, bake tray, bake rack, tray. May nagkakabigo. Chichismis tayo. Well, segue lang. So, nasa na tayo? Nasa accessories. Merong bake tray, bake rack, tray, or rack handle, rotisserie handle, and rotisserie fork. So, yan po. Andito yung mga... Yes, sorry. Medyo... Ang cost niya... is huwag niya ipakita. It's $7,999.75. Pero napakalaki na niya compared din sa oven na ginagamit ko ngayon. So, sa SM Mall oven siya natin. So, guys, open natin siya. Let's go! So, let's go! Open na natin! Gamit tayo ng malaking maliit lang malasyang chichilyo. Well, ito na. Pinatanggal ko kasi ang hirap tanggalin sa box. So, pinatanggal na namin. Lapitan natin. Bagong-bago po siya. Here's my new oven. Napakalaki po niya. Ay, hindi naman napakalaki. Hindi naman sobrang laki. Mas malaki talaga siyang dihamak dun sa inang liters ko do. Ito yung dati kong oven. Pero gagamitin ko pa rin siya kasi here's my oven! Ang cute nyo! Saya-saya ko! Ang ganda ng oven ko, you know? Oh my god, it's so big! Yan na po. And then, happy ako sa aking oven na ayaw matanggal ang tray. Hindi ko alam kung paano tatanggalin kasi nakababoro pa.
Well, lapag natin ito. Oven tray. Ito yung tray. Rakang bigat. Dalawa ba to? Bakit ba sobrang bigat? Ito yung sa rotisserie niya. I think tama naman yung pag-pronounce. Rotisserie. Ito yung sa, anong tawag dito? Tray rack. Ito siguro yung tray rack. Ano? And dito yung manual. Promise guys, ngayon ko lang ito in-open para sa inyo. So, itatabi natin siya lahat. Ite-test po natin siya ngayon. Gagawa tayo ng pan dissolve. Not tonight. Tomorrow na lang pala. Kasi gabi na. And meron pa akong free... Ano lang dito, guys? Pang brush ng oil. May free siya. So, ayun na nga. Balik na natin. Kasi, ang problema ko, hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Kung magluto ako ng bake mac, hindi na ako mahihirap. Bakit ganun? Pero masyado makapit yung tray na to. Kapagta ka lang. So, ayan na nga. So, ito yung close natin. Ayan siya, guys. It's so beautiful. Ashu! Excuse po. God bless. Ito dito yung temperature. Dito yung heating selector, function selector, kung rotisserie or convection ang gagamitin mo, and the timer. Yan po siya. So ito na nga yung oven ko. I'm so happy. Yan, mas malaki siya kaysa dito sa luma kong oven, pero gagamitin pa rin natin siya. Kaya kailangan natin ng bagong patungan, hindi natin kailangang magbawas, mag-alis, kasi pareho natin siyang kailangan. And now, papakita ko naman sa inyo yung mga iba ko pang nabili. Siyempre, minsan lang makalabas sa hawla, bumili na ako ng iba pa, like this. Tcharen! Ang saya-saya ko. Nakita ko siya. Wala na siya. Nag-iisa lang siya. Sabi ah, hindi ko alam kung totoo. Basta sabi nag-iisa na lang daw siya. So, binili ko siya para sa aking pizza din. Pizza. And this one. Bumili ako ng, wala lang, ewan ko, cup ko. Kasi gusto kong lalabas kay Gab. And, yung binili ni Gab pagbaba ko pa lang sa car. Sabi niya, mama, yung belt ko ah, bumili ka. Kasi hindi siya pwedeng bumaba sa car. So, ako lang. Ako lang yung pumunta ng ka-SM. Ako. Yan. And syempre, hindi mawawala sa akin, ito lagi kong binibili sa SM. Watson, meron din siya hypermarket. Kasi, malaking bagay siya. Ginagamit ko siya dito sa aking... oil burner. Like that. Ayan. Kumukulo-kulo pa. Na nakakabango naman talaga ng house. Nakakabango ng buong bahay. Yes. Nakakabango after cooking, kung meron kang mga minsan hindi may iwasan na parang pag galing kayo sa labas mainit, amoy pawis. Yan, malaking bagay. Ito yung binibili ko 149.75 lang siya. And tuwing bumibili ako ng candle, nagdadagdag ako nito. Ngayon peppermint naman yung kinuha ko na scent. Kasi, pero na akong bamboo at saka citronella. Citronella po hindi ako nag-aalis ng citronella kasi nakakataboy siya ng lamok. Ang problema lang kapag citronella, nalalanta yung mga halaman ko. So, ang ginagawa ko, pag mag-citronella ang gamit namin, nilalagay ko sa CR yung mga, yung, actually isa na lang yung natira, yung plant ko. Nilalagay ko sa CR para nalalanta sila. Hindi ko alam. Pag hindi naman citronella yung gamit namin, hindi naman nalalanta. Pero, ganun talaga. Oh no! Ito nga pala ang aking home, sweetie home. Na medyo magulo. Pasensya na. Ito ang aking home. Hindi ako makakapag-house tour actually kasi maliit lang naman yun. Alam mo na. Na-inspired kasi ako doon sa mga friends ko sa group na sinalihan ko. Actually, sinali ako ng kumari ko.
Inspired ako. Ang gaganda ng mga bahay, ang lilinis. Yes, sa kanila ako na-inspired ako. Kaya unti-unti rin ako nag-invest ng mga gamit because of that group. Nakaka-inspire talaga. Lalo na yung kumari kong napaksipag. Bye for ya. Bye-bye.